Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi." Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panahuin ng kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikakasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtitigpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag umurong ang bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Sa atin pong mga pagbasa ay maganda humapansin na ang mga Pariseo ko nagtanong kay Jesus ay minsan ay nakatuon ang atensyon sa panlabas. Kaya ho, minsan sa pagpapalitan ho ng pakikipag-usap ni Jesus at ang mga Pariseo, laging pinapalalahanan ni Jesus ang mga Pariseo na ang kanilang pamumuhay ay masyadong panlabas. Dahil panlabas, nagiging palabas. Masyado sila nakatuon sa mga dapat hindi gawin. Anong dapat gawin? Anong hindi dapat gawin? Pero si Jesus ay mas lalong dinala ang kanyang mga nakikinig para maintindihan ang mas malalim na kahulugan ng mga gawain. Bakit ganito ang ginagawa? Ito si Jesus ngayon, dinadala ulit ang mga Pariseo para maintindihan ng malalim ang mabuting balita. At kasama ho natin bilang mga Kristiyano sa ating pakikinig sa mabuting balita ay ang pag-aalay din natin ng sarili. At ito'y narinig ho natin sa ating unang pagbasa. Ang pag-aalay ni Jesus, ang pag-aalay ng sarili niya bilang pagtugon sa Ama. At tayo din ho bilang Kristiyano ay pinapaalalahanan at inaanyayahan ho din sa ating pagsunod kay Jesus. Sa ating pananampalataya ay may mga pagkakataon na iniimbitahan din tayo na ialay ang ating sarili, ibigay ang ating sarili. Marahil sa ating simpleng pamumuhay bilang Kristiyano, may mga pagkakataon na inaalay mo ang sarili mo para sa iba. Ibinibigay mo ang sarili mo para sa iyong minamahal. At ito yung mga simpleng pagkakataon sa buhay natin na tulad ng unang pagbasa, sumusunod tayo kay Jesus. Kasi si Jesus ang larawan ng tunay na pag-aalay, ang tunay na pagbibigay ng sarili. At tayo bilang mga Kristiyano ay sumusunod sa halimbawa ho niya. Eh magandang tanong, saang parte ng iyong buhay ka tinatawag ng Diyos na ialay at ibigay ang iyong sarili? At sa katunayan nga ho, sinasabi din ang Ebanghelyo natin
ay huwag tayong matakot na maialay ang sarili. Kasi sabi ni Jesus sa isang yugto ng mga ebanghelyo, ang nag-aalay at nawawala ng buhay para sa pag-aalay ay mas nagkakamit nito. The one who loses his life for the sake of giving it will all the more gain it. Nagkakaroon ng kahulugan ang buhay ng taong nag-aalay. Nagkakaroon ng kahulugan ng buhay ang taong marunong magbigay. E dito ko tayo dinadala ni Kristo sa pag-aalay ng sarili, hindi lamang po sa pananalita, hindi lamang po sa mga ritual o mga tradisyon na ginagawa natin. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-aalay ng ating puso sa Kanya. At kasama ng ating pag-aalay ng ating puso sa Kanya, inaalay din natin ang ating sarili para sa iba, lalong-lalo na sa ating paglilingkod bilang Kristiyano. Kaya ho ang tanong, saan ka tinatawag ng Diyos para ialay ang iyong sarili? Amen.